natin. So, good evening everyone. Ang question po natin for tonight ay kung pwede bang ipa-sublease ang inuupahang residential unit. So, kapag yung inuupahan po ninyong residential unit ay nasa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities, tapos yung upa po ay hindi lalagpas ng 10,000 pesos or sa ibang areas ng Pilipinas kung saan naman hindi lalagpas ng 5,000 pesos ang renta kada buwan, ang applicable po na batas when it comes to subleasing ay yung ating Rent Control Act of 2009 or yung RA 9653 kung saan sinasabi po ng Section 8 of RA 9653 ng assignment of lease or subleasing of the whole or any portion, no, of the residential unit including acceptance of boarders or bed spacers without the written consent of the owner or lessor is prohibited. So pwede lamang pong ipasublease yung kabuuan o parte ng tinitirhan ng nangungupahan kasama na po dito yung pagtanggap ng boarders o kaya ng bed spacers kapag may nakasulat na pahintulot, no, mula sa may-ari po ng apartment. So kung wala pong written consent from the lessor or the owner of the residential unit, hindi po pwedeng ipasublease yung inuupahan. At mag-a-apply lang po yan, yung sinabi ko, kung yung renta kada buwan ay hindi lalagpas ng 10,000 pesos. So kapag lalagpas naman po yung renta ng 10,000 pesos kada buwan, ang mag-a-apply po na batas ay yung Article 1650 of the Civil Code. No, sabi sa Article 1650, kapag walang nakasaad, no, sa kontrata na nagbabawal na ipasublease yung unit, ikaw ay pinapayagan, no, ng ating batas na iparenta. So dapat po may express prohibition, no, sa kontrata regarding subleasing. So kapag wala pong express prohibition, pwede po siyang ipasublease. Pero si lessee pa rin ang mananatiling may pananagutan sa pangangalaga po ng unit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na Q&A with Attorney Luke.